사랑하는 마음과 예수님도 사랑하고 아멘 주명이요 아멘 아멘 마음과 예수님과 함께 오는 모든 분들 아멘 시고 마을 때문에 주방 모든 사람과 함께 주만 앞에 시나 하나님 앞서 나가 버리고 이나 아멘 Senhor, vai para o Pai, no barco, na sala, na igreja, no cemitério, na escola. Na sala, na cultura, e a gente na sala, 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 Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Ang mga nang makapangyarihan, binaspos mo na ang karunungan ng mga pas na likas sa iyong mga subo ang papatas ng sampiyo upang ang kanyang karatagina ang karunang mga tayo katoliko ang magkaisahin ang panahon sa pagsunod na ituro niya, ipinakita ng bawa ay pagkaroon ng mga pagtatamin ang walang manong na nating para sa pamagitan ng isang Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasama ng mga. Amen. Pagbasa na sa aklat ng mga buko. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siya ang nag-anya sa kanila sa Egypto. Naglingkod sila at sumama sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagkalit sa kanila ang Panginoon. Tinaliklan nga nila ang Panginoon at nagpikot sa mga baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinakayaan niyang malupig ng kaaway at samasaman ng ari-arian. Tuwi silang nakipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanilang tulad ng kanyang sumpa, anumat wala silang kapalataan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila, ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinaligtan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinutulungan niya upang iligtas sila sa kanila mga kaaway. Napapagpag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mandain, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagpapalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dikit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. At salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipon niya o mga taong naroon sa kanaan. Pagamat ang ito'y iutos ng Diyos na napagdampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bakos na isama at maninawain na mga pagkano ang sinunod nila. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawa ito, sila ang magkamit ng kaparusahan. Pakialam nila ng mga kabait na lalaki, inihain lupos sa Diyos-Diyosan ang mga patang ito.
ay dinalang handog. Panginoon, masintahin ang bayan mo ay gulitain. Ang sariling daya o natulisan sa kayong ginawa. Sa Panginoon Diyos, sila ay pagsil at pawang sumama. Sumama. Ito'y Panginoon ng kuyos ng kalit sa mga hihirang. Siya ay nagdamdam sa kayong ginawa nila ang pawang kataksila. Panginoon, masintahin ang bayan mo ay gulitain. Hindi kami pinisan marami ng beses iniligtas nila. Nakimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalo nagkasala. Gayunman, hindi rin sila tinitiis pagnananamitan. Tinirinig niya sa taglay ng hirap, kinahabagan. Panginoon, masintahin ang bayan mo ay gulitain. Tumayo po lahat. Ay sumasailalim sa mga dugo.
po yung walong pagpapala. Yung seven na sa walong pagpapala ay nakasalala yung sa pinakaunang pagpapala. Kung makikita po ninyo, yung seven is only an explanation of the first, or rather, description. Kasi, ano ba yung una? Mapapalag ang mga dukha. Kaya nga sa atin, ipapigay ko yung ari-arian at ipapigay sa mga dukha. Pagpili mo yung mga ari-arian at ipapigay sa mga dukha. Yung naaapis, nagugulo, yung pinag-uusin, yung mga naghahanap na kapayapaan, yun ay mga mukha na mga dupa. Yan ako hanggang ngayon, ako'y nag-iisip pa rin ko paano inalagay na maganda yung 8 Beatitudes. Yung nag-iisip ko ay sa kahoy, matapos pagkita yung kahoy, yan ang nakakahaba. So hanggang ngayon, ako pa yun ay nag-iisip. Kasi yun ang maliwalang sinabi ni Jesus. Yun ang mga mukha-mukha ang mga dukha. Pero po, tutusin po, yung aming matuloy na paanyaya, yung aming po magpapahala pa sa mga may sakit. Bagamat wala po yung mga may sakit, doon sa walang mapapala, pati sa aming maranagat na ito, patuloy kayo pa naaapis. Yung pagkakamisakit, yung talaga magkaw ay malulungkot. Pero yung misyong kay sakit, wala doon sa walang mapapala. Pero kung makapansin po natin, yung karamdaman na yun, isa sa mga mukha ng mga misakit, isa sa mga mukha ng mga dukha. So, ang mga may sakit ngayon ay kung hindi ka man dukha, later on, ay maging dukha na sa gastos, sa karamdaman. Ang sabi ko ay marami, marami ang mga tao na ubos sa kayamanan gawa ng kanilang karamdaman. Pinag-ipunan nila na sa mahabang panahon, maubos lamang gawa ng kanilang sakit. Kaya din po, kahit na mahina po natin na ito sa mga pagyaya na ipinapamanin ko natin ngayon, na patuloy natin mabigyan ng ikip ng pagkapahalaga. So, sabi ko nga po ay isang dukha ng mga dukha, hindi lamang sa kayamanan, kung hindi kayo sa kaalaman. Kung isang kaya kayo magkakasakit kasi wala tayong sapat na kaalaman tungkol sa maayos ng pangatawan. Katulad ng halimbawa naman, kasi ang kalimitan sinasabi ko sa mga kabataan, ating mga youth, at yung aming mga children, well, ang balaging yaya kung isa ay punta tayo sa fast food, malapit na naman. Tatawin ka lang ng pako. Sabi ko, ay huwag kayong masanay na kumain ng fast food. So, kasi yan ay hindi dapat yun ang pangitiligo dahil regular ang inyong pagkilos. Kasi bakit? Maraming preservative dyan. Maraming preservative dyan. Tsaka, kung tawagin ko natin, bagamat yan ay sasabi rin natin na pura, kaya lang, halimbawa na lang yung langis.
Ilang beses na pinamit ang lamang sa Tuhan. Yung pinagulubal ng alimbawa ng inyong burger o ng fried chicken, yun pa rin yung langis. Sabi nga sa akin ng isa, kasi may mga nagtatrabaho ng ayaw niya, sabi ay, pag nagpapalit sila ng langis, kasi pinakakuluan yung langis. Kalimitan ay deep fry. Nagpapalit sila din yun rin. Isang araw. The whole day, yung ginamit ko nga ng umaga, yun pa rin yung gamit ko na nung gabi. Ay sinasabi ng mga doktor ng mga ay, ay tanong ganda ng langis, kita pa pwede. Minsan mo lang dapat gamitin. Minsan mo lang dapat gamitin. Kahit na yan ay olive oil, dapat na may minsan mo lang gamitin. Kapag kasi kapag inulit mo liya, yan ay, sabi na natin ay, medyo yung kanyang pag-ahoy, hindi na kasing dulas na una. Kung inyo po nahawakan ang inyong titignan, well, balik. Pero yun ay bahagi yun na kung saan yung makita. Hindi na sa doon, gawa ng kaalaman. Sabi ng iba yung father, ang gagawin ko doon sa use oil ko, gawin mong sulo. So, sabi ko na ipahagi ko na kung saan ay pagagamit ninyo sa pagkilos kapag may mayroong brown oil, hindi mayroong na kayong sulo. Lalagyan ko lang ng itsa. Pero yun yung bagay na kung saan ay alimbawa lamang, no? Na kaya kaminsan tayo ay nagkakasakit kasi kulang tayo sa alaman. Kaya yung may sakit ay isang paliwanag na mukha ng mga may hirap. Kaya rin po, kung aming pangyayari rin ay putusin po itong aming ginagawa na ating apostolin para sa mga may sakit. Sabi ko, maraming mo saan tayo magagawa. Wala tayong sapat na tao at umisa. Sabi nga ay, alam niyo kasi nga sinabi mo na ipamigay mo ang iyong mga duka sa mga, ang iyong kayamanan sa mga duka. Hindi na kaya lang kung binata. Kasi bakit? Pinaghirapan mo nga na kami. Ba't mo ibibigay yan? It's not only a question of kawang-kawa. Kasi yung kawang-kawa, madali lang yung mag-abot. Kaya hindi siya mag-abot sa'yo. Pero yung magpalangkas ng programa para sa paduka o particular para sa mga miskin, bumuo ka ng grupo, mas malaki. Mas malaki yung hamon. Kasi you will give everything. Ibibigay mo lahat. Kapag sinabi mo na bakit yung mensahe kung binigay mo, ipagbinig mo ang iyong kayamanan, ang mga ari-arian, at ipamigay mo yung kayamanan sa mga tupa. Kaya bahagi rito na kung sa pagkita pa natin, yung ating apostol, yung isa sa mga bagay na yung palang ating pangalala sa mga tupa. Particular sa mga misakit. Tama ba na? Na ito yung isang pamamaraan para rin. Para tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Makarating sa kaharian ng Diyos. Ito yung isang mga mukha ng mga tupa na kinakailangan natin pagtuunan ng pansin. Hindi naman inihiling sa akin na ipamigay ninyo yung lahat ng inyong ari-arian. Pero sana po yung magkaroon tayo ng panahon
Kasi yan po yung pinakalaman ng kawang-kawa. Yung seven corporal works of mercy. At saka yung seven spiritual works of mercy. Yan din po yung naman na tinatawag namin eight beatitudes. Yung pangatlo, mas matindi mo yung pangatlo. Yung pangatlo yun ay sumunod ka sa akin. Yun na mismo ay tumutukoy sa bukasyon na ipinamamanig ng buong may kapal. Ngayon yung mas malalim yung salitang sumunod ka sa kilang. Hindi na umakulog kasi pangalawa ko lang sumubo na yung mayaman. Kaya po, para maintindihan din natin, kung bakit tayo nahihirapan na tumuo ng mga grupo na nais ang maglingkod sa mga lupa, kasi ito nga, binabalak ito eh. Nahihirapan na siya ang ipagbigay ng kanyang mga mayamanan. Pero huwag namin kalimutan na rin. Hindi sapat yung pagsunod lamang sa sapat ng sa Diyos. We have to care for the poor. At yung hapon ay pinapahayag sa atin, lalo-lalo sa ating parokyali. Anong mukha ng mga lupa? Maraming mga mukha, mga lupa. Pero isa sa mga lupa na pinakailangan ng tutukan bilang parokyali sa mga hindi po resyari. Ang mga may sakit. Ang mga may karamdaman. O, kahit na yung walang karamdaman nalit, may paso na naman uli ng karamdaman. So, bagaman kung hindi naman tayo kasama ng DOS, sana meron tayong grupo nalit. Tulad sinabi ko, nananaran sa tao na, oh, iwasan ko ang preservative. Iwas. Hindi na po ito sa matatanda. Akala ko ito, paano naman sa mga matatanda? Sa mga senior citizen? Hindi yun. Kaya alam nyo, anong kalimit ang sakit kaya natin? Cancer. Cancer. Cancer ang katalo. Nakita ko na. Bakit cancer ang katalo? Hindi siya pagkawala ng pagkain. Ngunit mali ang iyong pagkain. At mali ang iyong kinakain. Kaya, paano yung ako sa amin ay sana makita natin yung ganitong uri ng apostolado para sa mga may sakit. At kinakailangan natin na bakit ako ang isang mukha ng mga mukha. Na matutunan natin. Kasi sinasabi ni Jesus eh. Ipagpiling mo ang mga ari-arian at ipamigay siya ng lupa. Tayo bilang isang simpa, bilang parokya ng isang magtipores. Sabi ko nga, anong programa natin para sa mga lupa? Bagamat po siguro maliit pa na kayo, anong pwede natin sa naam? We care for the sick. Pero sana mag-expand pa. Kaya hindi yung hamon ko rin sa mga sila mo rin well. At hamon ko rin siguro mga grupo na nawa mag-expand tayo ng ating programa para sa mga miskin. Bakit? Ito ang isang mukha ng mga dukha. Na kududusin, magagawa natin katulad ng direksyon na tinaha ng ating patron, si San Martin de Porres, ang naalala sa Amis. Kaya ang tama ng usapin, patron ng mga misakit, ama ng mga dukha. Ama ng mga dupa. Well, hindi lang ang mga may sakit ang mga may dupa. Pero maliwanag tayo, isa sa mga dupa ng mga dupa ay mayroon
may karapatan. Asana po ay yun ang isang amo na kung saan ang ibigyan namin na panalangin. Palagi namin kasama sa panalangin. Ang mga kapatid namin ay mga karambahan at ang mga kapatid namin nag-aalaga sa mga may karambahan. Kapag pala ginagawa natin ito, ano? Sinusunod natin kung sinabi ng Jesus. Na ipamigay mo ang iyong mga pinagbinhan ng iyong karangalian sa mga buka. In terms, hindi yung pera, ngunit yung ating pag-alaman, yung aming apostolado para sa mga may sakit. Bilang isang muka ng mga buka. Inaas na namin sa Panginoon. Salamat na natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan.
sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, si Isang Papa Pio, ay pinararawalan sa pamamuhay ng tutungo nilang nagkaling maasahan sa panungkulan kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sumayaran. Ang malasakit ng mga ulirang nagpangasiwa naman ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangan kanilang inilukot kaysa ng sumayaran ng pito'y nagpilipot. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawat ng papuloy sa iyo ng walang nagpapay sa kalapitan, kami nagpunguloy sa iyo. Ngayon ginawa ng matapos sa maguna na nawa ko niya ang kalis, muli ko niyang pinasa ng mata. Iniabot niya ang kalis sa inang mga lagad at sinabi, ang gabi ni muna ito, pinunin ito ang kalis sa aming dugo ng pago at ng pagkipag. Ang aming dugo niya ipubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa amin. San Martin ang lahat ng mga nangangamuhay dito sa daigdig ng kaligod-dugod sa inyo.
may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa karunungan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama ko sa kanya lahat ng karunungan papuri sa iyo. Diyos ang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magkasama namin ka. Thank you.
Tumutubod po tayo para sa panalangin laban sa parusa ng pamamayan. Ama, pinagmumulan at nagpapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinahin sa iyo. Tulungan mo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pagtutubon, Panginoon, hinuhin niyo ang nagdaramdam ng kalooban. Para sa mga nakakaranas ng sakit at hapis dahil sa karanasan ng krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karanasan na kapwa ng pagkugali sa galit at tuot na kanilang naranasan. Para sa basag-basag namin sa katauhan na ginagapos ng hangarin ng magbigay. Para sa aming subatang lingkungan, nagliligaw ng ilusyong dapat pumili ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama natin sabihin, tulungan mo pagunduhin ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutusong sumakaayon sa marahas na pagliligaw ng buhay. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itanggol ang dahil ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng marunong makita na ang karumpaan, kawala ng katarungan at kakulangan ng impormasyon at nanatuhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habang ang maging daan upang maiksan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalumpasan na magtataguyod sa dangan ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pagkipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo, Ama ng Habang, hinahayaan mong tumatak ang ulan sa mga mga